So itong portable bathtub, ganito siya kalaki. Kung titignan mo, parang mabigat kasi 'di ba ang bulky, pero kayang-kaya ko naman siyang buhatin. Ayan. Tapos yung height naman, kung ko-compare sa akin, ganito siya katangkad. Yung lapad naman ganyan, sakto pang isang tao or dalawang bata. Meron na din kasamang hose para kung lalagyan mo ng tubig or the drain. Tapos meron din ganito, pwede mong i-connect dito para meron kang support, unan, mag-relax ka ganyan. Tapos meron ding takip. Ito naman, halimbawa gusto mo lang siya naka-setup sa garahe or sa garden mo, pwede mo siyang takpan ganyan. Iniisip ko kung safe kasi syempre mabigat din ng tubig. So iniisip ko para lang siyang washing machine or nag-ipon ka ng tubig sa balde. Parang ganun lang din ang bigat niya. So setup ko lang. Yeah. So ito yung itsura niya kapag naka-fold. Ang maganda, meron pang parang massage para sa paa, tapos pwede mo nang i-roll. Tapos meron siyang dalawang holes, isa siguro para sa water and then sa naman para sa drain. Sa likod, merong foldable na stand. All plastic na mato, yun nga lang nung ino-observe ko. Napansin ko yung mga screw pala niya, metal. So inisip ko baka pag taga laging nababasa kalawangin or mag-stuck ganyan. So punasan mo na lang siguro after gamitin. Medyo matigas naman yung ilalim, so okay yung ano niya, support, and then ito meron siyang rubber stopper para hindi magsaslide. So mas okay itong portable na bathtub kung malaki yung CR mo, yung kasya talaga siya, or kung meron kang labas garden or parking. Pero dahil nga sobrang init na, di ba, lalo na ngayon pag nasa condo ka, parang wala ka namang ibang mapuntahan. So dito na lang sa may kitchen, iniisip ko nung una kung safe ba. Syempre iniisip ko baka mabagsakan yung unit sa baba, pero iniisip ko para lang siyang washing machine. Di ba yung washing machine may tubig din, or may drum ka, nag-ipon ka ng tubig, parang ganun din naman. So pag i-set up to, madali lang. So binaba ko lang siya, i-unfold mo lang yung dalawang paa niya, tapos meron na siyang rubber support para hindi siya mag-slide. Tapos pag naganyan mo na yung paa niya, itayo mo naman. So di ba, madali lang siya. Ayan, kayang-kaya ko naman siya. Tapos ibababa mo na ngayon tong mismong katawan niya. Ayun, ganun lang. Sobrang dali. So ngayon, pwede nang lagyan ng tubig. So kapag na-set up na, ganito kalapad. Ayan, sakto nga siguro to kung may kids. Pero kung baby pa, yung maliit pa yung anak mo, kailangan supervised para safe. Tapos kung i-set up mo siya, isipin mo na yung pagkatapos mong gamitin. So dito yung banda ng drain niya, nilapit ko sa may CR para mas mamaya madali siyang i-drain. So lagyan ko na ngayon ng tubig. Wala kasi akong ibang hose na yung komportable. So ito, kailangan ko pa siyang hawakan. Dito yung water supply. Ito na lang pala yung gagamitin kong hose, yung sa washing machine. Pero hindi pa din nakakonect sa faucet. So hawak-hawak ko pa din yung isang end. So ngayon gusto kong malaman kung gaano ba katagal or gaano kabilis mapuno itong portable bathtub. So meron ako ditong timer. Nakaka-excite mag-swimming. So after 10 minutes, ganito nakataas yung portable bathtub. Siguro mga 1 feet yan. Okay na kasi natatakot ako na masyado namang bumigat to. Mga ganito kalalim. Sa dalawang gilid, mayroong hawakan na pwede mo naman niyang i-fold kapag hindi kailangan. Yung stand naman, tingin ko mukhang stable naman siya. Mukhang sturdy, hindi naman siya di umaalog. Pero yung tubig kasi, di ba, hanggang dito. So kapag hinawakan mo tong mismong bathtub, medyo malambot siya. Mas maganda siguro kung puno yung tubig. Mas stable yan, mas sturdy. Nakalimutan ko kasing bumili ng bubble bath. Pero siguro kung body wash, baka pwede din naman. Sana bumula. So effective naman yung body wash na ginamit ko, mabula naman siya, pero hindi lang kasing bula kapag bubble bath yung gagamitin mo talaga. Kung merong portable na bathtub, meron din ako ditong portable na juicer. So ito yung portable electric juicing cup. Ito yung galing sa Scramble. Iba-ibang kulay yung meron nito. Ang maganda dito, hindi mo na kailangan siyang i-connect sa kuryente. Portable talaga yan, wala siyang cordon. So subukan ko to ngayon, pakita ko kung paano siya gamitin. Ito mismo yung parang shaker juicer niya. So nakakonect na, wala yung
cordon talaga. Tapos pag hindi mo na kailangan, pwede mong palitan itong lid niya para hindi siya mabigat. Tapos kung mabawa, ta-travel ka na or sa office ka na, mas portable talaga siya. Ito yung mga fruits na meron ako. Watermelon, mango, cucumber, banana, avocado. Sobrang healthy, di ba? Tapos ang tip ko pa sa'yo, para mas healthy, huwag kang masyadong gumamit ng sugar. Honey yung gamitin mo. Nilagay ko lang lahat. Sobrang convenient. Andyan yung avocado, mayroong konting tubig, honey, tapos soybean milk kasi yung ginagamit ko ngayon. Tapos ice cubes, kaya din niya. Ayan, may mga ice cubes yan. Itong takip niya, mayroong power button. So, pinutin mo lang ng 2 beses ng mabilis. Tapos, baligtad din mo para magsimula na siyang mag-juice or mag-shake. So, kapag papatay naman, isang press lang din sa button. Tapos, pwede mo na itong buksan. And then, ito na yung juice mo. Sobrang, ang fresh niya. Sobrang smooth and creamy. So, pwede na akong maligo sa portable na bathtub. Drinking on my portable juicer. So, mukhang okay naman itong mga bubbles na nagawa ko. Tapos, yung taas ng tubig, mukhang sakto naman yung 10 minutes. So, kung hihiga ako, ayan siya. Saktong-sakto para sa akin yung paa ko. As in, sakto dun sa dulo ng bathtub. Mukha naman siyang matibay. Feeling ko naman, ramdam mo naman na matibay siya. Mukhang hindi naman siya gigiba. Medyo masakit sa likod. Kaya nga siya merong kasama nitong support sa likod na pillow. Pwede mong ilagay dyan. Tapos pwede ka nang mag-relax. Ayan, masaktong-sakto niya. Sobrang sturdy. And kahit na gumalaw ako, hindi siya umaalog. So, tingin ko naman safe to kung merong mga kids. Pero kailangan din, bantayan mo yung mga bata kapag syempre naliligo dito, hindi mo na din masabi. So, dapat merong supervision. Pero kung ikaw lang, tingin ko saktong-sakto pang relax talaga to. Tapos yun nga, meron kang iniinom na juice. In fairness, okay to. Okay yung ganitong buhay. Sarap. So, kaya pa pala na mas mataas yung bubbles. Ayan, ganyan siya. Medyo lagpas na dun sa mismong bathtub. Tapos yung paa ko, saktong-sakto. Ito yung dulo ng paa ko. Andyan siya sa pinaka-dulo. Ganyan nakataas yung bubbles. Pero yung tubig niya, ganun pa din. Tulad kanina, inalog ko lang ng mabuti. Mas kailangan pala dito, aalogin mo lang ng mabuti. Kasi kanina, parang konti lang yung pagkaalog ko. Saya. Nakatawa. Hello? Ang ganda niya, in fairness, nagustuhan ko. Nung una, parang inisip ko, para saan ba yung ganitong portable na bathtub? Parang nakakatawa yung idea. Pero okay pala siya, lalo na ngayon na summer nga ang init ng panahon. Pagkatapos gamitin yung bathtub, syempre kailangan i-drain para nga hindi siya takaw space sa bahay. Magandang tip ko nga, ilagay mo na siya malapit sa drain o kaya sa CR. Iko-connect lang dito sa ilalim. Iko-connect lang dito sa ilalim itong hose. Dito sa loob, meron lang kailangang hugutin. Ayan. Okay. Tapos, diretso na sa CR. So, para tipid sa tubig, pwede mong i-reuse itong galing sa bathtub. Total, katawan mo lang din naman yan. So, pwede mong ipangbuhos. Ako naman ginagamit ko para panglinis ng tsinelas. So, after mga 6 minutes, ito yun yung drain time nitong bathtub. Ayan, ang naiwan na lang yung mga bula. Kailangan mo pa itong itabingi ng konti kasi may maiiwan pang konting tubig. Ayan. Alam mong secret para tumagal yung mga gamit mo, pagkatapos mong gamitin, itabi mo ng maayos. Halimbawa ito, diba meron pa siyang mga sabon. So kung tatabi mo siya ng may sabon, mayroong chance na baka kalawangin yung mga ito. Tulad ng mga connector niya dito, metal yan eh. So banlawan lang mabuti, tapos patuluin bago itabi. Kahit na tubig lang. Tingin ko, mas mabuti to kung hindi mo siya palagi tinitiklop kasi plastic lang to, meron siyang tendency na lumutong o kaya mag-dent. Maganda rin kung hindi mo to papaarawan kasi yun nga, baka mag-dent siya. So, ito naman yung takip. Yung takip niya, 3 piraso. So, meron gitna, yan, para dito sa gitna, sa may handle. Dito para sa paa, nabaligtad kasi yung pagkalagay ko kanina. Ito namang isa, meron siyang butas para sa ulo mo kung gusto mong ilublob yung ulo mo. So, ayan, so pwede mo nang takpan ganyan, ibalik ulit, ganun lang, tataas mo lang itong katawan niya. Ayan. So kung paano inassemble, ganun din siya, ibabalik, unahin mo yung katawan, tapos igigilid. Tapos pwede mo nang i-fold itong dalawang paa. And then pwede mo nang buhatin patayo.
alam mo yung feeling na ang lambot ng balat mo. Totoo pala yun na parang nakakayaman siya. Kasi diba si Cleopatra noon, binababa daw niya yung sarili niya sa gatas. Naramdaman ko lang, malambot pero medyo makate. Kasi diba body wash yung ginamit ko. So mas okay siguro kung bubble bath talaga na meron siyang moisturizer. Ito naman na order namin sa Facebook ng 7,000 pesos. Hindi naman to sponsored pero actually mami ko yung bumili nito. Kung yun nga, naghahanap ka ng alternative, wala kang space or hindi ka makapag-commit na merong bathtub talaga sa banyo nyo. Or ngayong summer, kung gusto mo ng madali ang swimming pool tapos nasa condo ka lang, ito pwedeng-pwede siya. Medyo mahal, pero ingatan mo na lang para tumagal din. I hope you enjoyed this video. Kung na-enjoy mo to, subscribe to my channel, Real Asian Beauty. Tapos follow mo ko sa Instagram at Real Asian Beauty. So I'll see you next time. Bye! So after gamitin, pwede mo itong itabi dito. Diba? Space saver.